everyone is getting internet connection, G-Fiber prepaid. Mas mura, walang commitment. Ito yung fiber optic cable. From poste, connect yung one side, ito sa bahay nyo. Sa dulo nito, meron siyang, so yun yung modem router. Tapos yun, nagbubuga na yun ng wifi para yung cellphone nyo is doon na co-connect via wifi. Using a fiber cable, expected na mas stable yung internet connection nyo. I've been using fiber cable 10 years ago. Then, masasabi ko lang, mas maganda yung internet connection. Kung nagla-live selling kayo, hindi yung paputol-putol yung internet. Pag fiber kasi, tapos naka-wifi, mas stable siya. And when it comes to gamings naman, minimum yung latency ping. Hindi siya nagre-red. Hindi hassle magpa-connect ng G-Fiber prepaid. No documents required. So, yung hassle na verification, billing statement, yun, wala na yun. Diniche na yung process na yun. Kasi, bakit mo kailangan ng documents? Mag-fill up ka lang sa G-Fiber prepaid that globe.com.ph para sa installation. Doon ka mag-connect officially. Wag na wag kayong magbabayad ng basta-basta. Although maraming agent, pwedeng agent, pero for official, doon kayo sa website. Tapos pag-login nyo sa website sa gfiberprepaid.com.ph, hihingin nila yung details nyo from pangalan, address, tapos ipipin nyo lang yung location nyo sa area nyo, sa bahay nyo, kung para ma-check online kung meron bang available facility. Dun lang siya mag-officially. Tapos once, kung merong confirm na facility is available online, yun, pwede ka nang mag-proceed sa next step in which magbabayad ka ng one-time payment ng 9999 or 1,000 pesos, suklian ka pa ng piso via GCash or via credit card. Pero recommended ko, for hassle-free, use the GCash. Yun nga, para kung hindi man matuloy yung installation, for example, yun, pag free, pag ano, meron pang facilities pag assessed online, pero during the technician visit, nahirapan sila or medyo challenge yung pag-install sa inyo, yun nga, pwede nilang i-refund yung 999 yung binayaran. Huwag kayong mag-alala, marirefund po yan. In terms naman, og marami tayong nagtatanong kung paano mag-follow up yung registered. May kukontak kasi yung technician sa inyo once na ma-confirm na for installation na kayo. Kaya pwede kang mag-follow up sa kanila. Kasi ongoing din, marami kasi ngayong nagpapa-install, kaya nakaka-line up siya ngayon. Pangalawa is yung affordable talaga, yung one-time payment, 999 lang, huwag kayong magbayad sa iba. Only through GCash. Tapos, pangatlo is yung budget-friendly. Hindi ka committed na magbayad monthly. Depende sa budget mo. Kung meron ka lang, ngayon, meron ka lang 200 pesos, eh, good na yun for several days. Like, 6999. Cheap, no? So, 30 days, meron ka ng for 30 days for only 699. So, kung kakalyuhin yan, around 23 pesos per day. Tapos, meron ka ng unlimited internet connectivity. So, ganun lang kamura yung prepaid fiber plans. Kasi ito, design talaga siya sa mga Pilipino na budget friendly. Okay? Tapos, in terms naman, kung hindi kayo makapag-load ng several months, yun, huwag nyo naman paabuti ng 6 months or mag-permanent LOS. Yun, kasi pwede kasi yan i-allocate sa ibang lugar, ibang tao na nag-apply naman. Tapos mag-red LOS na yan, wala na kayong bakante. So yun, parang ma-permanent disconnect na kayo. Meron ding katanungan kung wala bang load, mag-red LOS ba? No. Yung red LOS, ibig sabihin yung fibers dito, papunta sa bahay nyo, is merong putol. Marami kasing factor yung naputol. Nasagi ng truck, ninakaw, naputol dahil nabagsakan ng puno, electrical discharge. Yun yung karamihang sinasabi nila. So yun, red LOS, hindi siya magre-red LOS kung wala kayong load. Then, yun nga,
Pangapat is the cost effectivity nito. Walang commitment, hindi ka mag-commit na monthly, magbayad, maputol sila. So, yun. In terms of that, no. So, yun. Then, napakadaling mag-load nito. Nag-download ka lang ng Globe One app. Then, doon ka mag-load ng GFiber Prepaid. Yun yung first method is the Globe One app. I-register mo kasi yan yung GFiber Prepaid number mo dun sa Globe One app. Another is through via GCash app. Meron na kasing GCash app. Pwede ka nang mag-load ng GFiber Prepaid mo dun. So, yun. Ano pa bang mga katanungan nyo? Pa-comment na lang. Or kung ano yung naging experience nyo sa GFiber Prepaid na yun yung pinaka-hottest na selling na product ngayon. Maraming nagpa-connect guys. As in, ubusan na yung port ngayon. Kaya kung ako sa inyo, kung meron kayong 1,000 pesos, yun, magpakabit na kayo. Kasi para lang ma-reserve yung port para sa inyo. Kasi pag once na maubos yung lugar ng port, baka matagal pa sila mag-expand. Kaya as much as possible, yun nga, GFiber Prepaid yung option nyo ngayon. Kung meron na kayong existing na Globe prepaid plans, postpaid plans, tapos gusto nyong i-convert into prepaid, wala po tayong proseso nun. So, from postpaid to prepaid, no process. Yung G prepaid fiber transfer location, wala rin tayong process nyan. Kaya mas maganda kung lilipat kayo ng ibang lugar, mag-apply na lang kayo ulit ng bagong G fiber prepaid. Kasi papayad lang kayo ng one-time plan, one-time fee na 999 ngayon comparing sa iba. So yun, hindi to binabayaran na ads. So if you want to support my channel, share this video and subscribe. Saka, yun nga, gusto ko lang i-share na paubos na yung port natin sa GFiber Prepaid. Kaya as much as now, register na kayo, then get connected sa internet. So, napakalaking tulong ng GFiber Prepaid sa mga online. Not only online business, but also for educational purpose. So, yun nga. Maraming salamat and keep in touch.